Hello, hello po mga kakusina, mga kanegosyo. Magandang araw or magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan po. Ngayon po, ako po ay mag-share sa inyo kung paano po magluto ng isaw ng manok na hindi po siya malambot. Ayan po. Ayan po, meron po tayo diyang isaw ng manok na bali 4 na kilo. Ayan po ay hilaw pa siya. Nabili ko siya sa palengke na ganyan po. Malinis na daw po yan siya, sabi ng aking nabilhan. Ayan, pero ang gagawin ko po ay lilinisin ko pa rin po siya ulit. Ayan, tatanggalin natin siya sa plastic. Ayan po, tatanggalin po natin siya sa plastic. Tapos po, ayan, may nakikita po tayo diyang kulay green. Ayan, yung isaw po na yan na ganyan, madumi pa po yan. Kaya, lilinisin po natin siya ulit. Ayan, hahagurin po natin siya para maalis po yung kanyang dumi. Ayan po ay madumi. Ayan, hagudin na lang natin siya, hahagurin ko lang siya, ayan, yung lumalabas po na yan ay, yan po yung kanyang dumi. Ayan, pipiliin lang natin, sisipatin lang natin maigi kasi marami pa po yung medyo, hindi pa siya nalilinis maigi. Kasi sa dami po niyang isaw na yan, hindi po talaga siya nalilinis lahat, ayan. Ang ginagawa ko po, mga pag ganyan, itatapat ko po siya sa gripo at ipapaawasan ko po siya ng tubig. Ayan, para sigurado po tayong malinis po yung ating isaw ng manok. Ayan. Ayan. Sisilipin lang natin kung meron pa bang mga madudumi dyan. Ayan. Check lang natin. Ayan. Ayan po, yung mga lumalabas po na yan, yung ganyang kulay white po ay, pag ganyan po ang isaw, hindi ko po yan tinatanggal. Kasi yan po yung malasa. Hindi po yan siya madumi. Ayan, hindi ko po yan tinatanggal yung kulay white na yan. Yung kulay black lang na nagkukulay green na or yung kulay yellow, ayun po yung inaalis ko. Yung ganyang puti po, hindi ko na po yan siya inaalis. Ayan. Ayan, yung ganyan. Madumi po yan. Ayan, inaalis ko po yan. Ayan, check muna natin. Tapos ngayon po ay strainer muna natin siya kasi nalagyan ko siya ng tubig. Ayan. Check natin siya. Aalisin natin yung mga madudumi. At tatanggalin natin siya, yung marumi. Lilinisin natin. Ayan, babalik natin siya sa planggana. Tapos po, ang ginagawa ko po dyan, nilalagyan ko po siya ng asin. Nalagyan ko po siya ng bali 3 dakot ng asin. Tansya na lang po ang ginagawa ko sa asin. Ayan. Medyo marami po yung aking nilalagay na asin kasi yun po ay 4 na kilong isaw ng manok. Ayan. Lamasin lang natin siyang maigi. Nilalamas-lamas ko siyang maigi. Ayan. Kailangan lamasin natin siyang maigi. Lahat po ng ginagawa kong sa aking pagluluto po, lahat po ng karne or mga manok or mga seafoods, ang ginagawa ko po ay ganyan. Ayan, tanggalin lang natin yung madumi na yan. Ang ginagawa ko po ay nilalamas ko po talaga yan siya sa asin. Kasi ang asin po ay isa rin pong sangkap para po nagtatanggal ng lansa sa ating mga niluluto or lulutuin. Ayan. Lamasin po natin siya. Ayan. Aalisin natin siya. Lamas-lamas lang maigi. Lamasin po natin siya. Medyo matagal po yung aking paglalamas-lamas dyan kasi po ayan po ay 4 na kilong isaw ng manok. Medyo marami po siya. Ayan. Tapos ngayon ay paawasan natin siya ng tubig. At tapos yan, medyo may nakita pa akong madumi dyan. Itatapat natin siya sa gripo. Ayan, yung ginagawa ko. Pag nakikita kong sobrang kulay ano na, kulay yellow na or kulay green na yung isaw, ayan, tinatapat ko siya sa gripo. Para siguradong malinis yung ating isaw ng manok. Kasi medyo, kung may napapansin kayo yung isaw nagkukulay green na, ayan po yung ginagawa ko. Tinatanggal ko yung laman sa loob at tinatapat ko yung isaw mismo doon sa gripo, sa tubig. Ayan, alisin natin yung dumi na yan. Tatanggalin natin. Tapos ngayon, kukuha tayo ng strainer. Ibabalik natin siya ulit sa strainer. Ayan. Papatuluin natin siya dyan habang hinuhugasan natin siya. Ayan. Yan po yung aking ginagawa sa isaw. Hugasan lang natin siya paulit-ulit. Hanggang sa matapos po. Ayan po, banlawan po natin siya ulit. Bali, 4 or 5 banlaw po ang ginagawa ko dito.
para po siguradong malinis yung ating isaw ng manok. Ayan, magagulo lang natin sa mga konti. Ayan. Tapos, patuloyin na natin bago natin siya ilaga. Ayan. Papakita ko po sa inyo kung paano po maglaga ng isaw nang hindi po siya madabsa or hindi siya malambot. Hello, hello mga kakusina. Ayan na po. Ngayon po ay magsalang po tayo ng kawali or kaserola sa ating kalan. Nilagyan ko po siya ng tubig, mga 2 litro, para po ilaga yung ating isaw. Ngayon po ay maglalagay po ako ng asin. Lalagyan ko po siya ng 3 kutsarang asin. Ayan po. Ngayon po ay pakuluin natin yan siya. Hintayin po natin yan siyang kumulo. Ayan. Kanayin lang natin yung asin para magusaw. Ayan. Ayan po. Meron po tayong kawali na may tubig. Nilagyan ko po yan siya ng 3 kutsarang asin. Ayan po. Bali po yan ay 2 litrong tubig at saka 3 kutsarang asin. Diyan po natin ilalaga yung ating isaw. Medyo marami po yung aking ginagawa kasi po yung aking isaw po na gagawin ay 4 kilo. Ayan po, hintayin po natin kumulo yung tubig bago ko po ilalagay yung isaw ng manok. Ngayon po ay maghahanda po tayo ng, kailangan po natin ng yellow or ice cubes. Ice cube po yung aking ginagamit. Ay malamig na tubig. Ayan po, lalagyan ko po siya ng tubig. Ihanda po natin yan para mamaya po pag nakulo yung isaw or naluto na natin yung isaw ng manok, dyan po siya idediretso or ilalagay para hindi po siya lumambot. Ayan. Ayan na po mga kakusina, kumulo na po yung ating pinakulong tubig kanina. Ayan, ngayon po ay ilalagay na po natin yung ating isaw ng manok. Ayan po. Dandahan natin siyang ilagay. Ayan po, pakuluin lang po natin yan hanggang sa makikita po natin na lumulobo na po yung isaw. Ayan. Saglit lang po yan, mga 2 minutes or 3 minutes. Ayan. Tapos, idediretso po natin yan dun sa ating tubig na malamig. Yung ating hinanda kaninang tubig na mayelo. Ayan po. Isilin natin yung isaw. Ayan. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, oh. Ang tigas niya, oh. Ayan. Hindi siya malambot. Ayan, pwede na po natin yan siyang hanguin. Hanguin na natin siya. Tapos, ililipat natin dito sa tubig na malamig. Ayan. Haba. Didiretso natin siya dyan. Tapos, ayan, pusin pa natin to. Ngayon ay tatapusin natin yung iba. Ayan. Tapos, isasalang pa natin yung iba. Pagpalitin natin sila. Ilagay natin yung iba na hindi pa nalaga. Ayan, ganyan lang po yung proseso. Asin lang po yung nilalagay ko dyan sa tubig. Pinakulo ko muna, tapos nilagyan ng 3 kutsarang asin. Depende po, ito po, 3 kutsara po nilagay ko kasi marami po yung isaw na gagawin natin. Ayan. Bali, 3 kutsarang yung ating gagawin sa 4 kilo. Ayan, hintayin lang natin siyang lumobo. Tapos, ito po yung kaninang isaw na
nakababad sa yelo. Ayan, hayaan lang natin siya dyan. Ayan. Ayan po yung, ano, matigas po siya. Ayan, papakita ko po sa inyo yung texture niya. Hindi po siya malambot. Ayan o. Hindi siya madaling maputol. Ayan siya o. Ayan, ayan. Pag gusto mo putulin o, makunat-kunat siya. Ayan. Yan yung sekreto. Ilulubrot natin siya sa malamig na tubig. Or sa may yelo. Para hindi po siya lumambot. Ayan po, yung ating pangalawang sala ngayon po ay itong nilagay po natin dito sa yelo. Hahanguin po natin. Okay na po yan. At ipapalit ko po yung pangalawang salang. Ayan, strainer po natin. Papatuloyin natin tong unang nakasalang. Dito po siya sinabay-sabay kasi marami po yung ating ginagawang isaw. Ayan, papatuloyin lang natin. Tapos ngayon, ang ipapalit natin is itong pangalawa kong salang. Ayan. Ang ganda niya. Ang ganda ng isaw natin. Ayan. Lublub lang natin dito sa malamig na tubig. O sa may yelo na tubig. Hayaan lang natin siya dyan ng mga ilang minuto. Ayan. Tapos, isasalang naman natin yung ating pang-last na salang. Bali, yung ating 4 na kilo na isaw is tatlong salang ko siya ginagawa para maayos yung ating pagkakaluto. Ayan, panghuli na po yung isaw na yan. Ayan, hayaan lang natin siyang ganyan. Tapos, eto yung pangalawa. Kailangan may yelo. Tapos, eto yung ating unang gawa na isaw. Ang ganda niya. Ang ganda. Hindi siya matigas. Hindi siya malambot. Ayan o. Kaya turutin mo siya o. Hindi siya basta-basta napuputol. Ang ganda ng pagkakagawa natin. Ayan na po yung ating pangatlong isaw or salang. Nagdadagdag po ako ng yelo kasi po nawala na po yung lamig ng ating tubig. Dahil nakadalawang ano na po siya. Nilagyan ko na po siya ng 2 salang na isaw kaya nawala na po yung lamig ng ating ice cubes. Kaya po naglagay po ako ng 1 yelo. Ayan. Ngayon po ay hamuin natin na naman siya. Ayan. Okay na po yan. Kapain natin yung isaw pag ganyan po matigas na. Ayan, matigas na siya. Pwede na natin siyang hamuin. Lagay natin dito sa ating tubig na may yelo. Yan lang po yung technique. Para po hindi malambot yung ating isaw ng manok. Tubig na may yelo pagkatapos natin siyang ilaga sa tubig na may asin. Ayan. Hintayin lang natin yan siya dyan. Hayaan lang natin muna siya. Mga 3 minutes. Ayan. Yan po yung ating isaw ng manok. Ayan po, papakita ko po siya sa inyo kung gaano po siya katigas or ano, hindi siya madaling maano. Ayan o, kahit po hilahilain natin siya or banat-banatin. Ayan, pero lang pag pinutol talaga natin siya, ayan, sobrang tigas. Hindi siya basta-basta mapuputol. Kung hindi natin siya hatakin, ayan, matigas. Makunat-kunat siya, hindi siya yung sobrang lambot. And yung ating isaw ng manok na ating nilaga. Ayan po yung aking sikreto kung bakit po hindi malambot yung ating isaw ng manok. Mga kakusina, kung nagustuhan niyo po ang video ko sa araw na ito, maaari niyo pong i-like, i-share, at pakisubscribe po yung aking YouTube channel, Ate Jo TV. At kung nagustuhan niyo po ang aking video, pakilike po. Ayan po, maraming salamat po sa inyong lahat and God bless po sa inyong lahat.